Noon, akala ko, mayaman ka na kapag marami kang kotse, meron kang magandang bahay at meron ka rin nagagandang mga gadgets. Akala ko rin kapag designer shoes and bags ang suot mo at nagagarang mga damit, ay sigurado na mayaman ka. Akala ko rin noon kapag kumikita ka ng 6 digits pataas ay mayaman ka na, lalo na yung mga OFWs na ating mga kapatid. Akala ko, ang pagiging mayaman ay makikita lamang sa panlabas at meron tayong mga ari-arian. Pero, mali pala ako. Mayaman ba talaga o mayabang? In this episode, alamin natin ang tunay na sukatan ng pagiging wealthy. In this episode, pag-uusapan natin ang isang napakagandang salita na natutunan ko dito sa Financial Education, Network. Sa aking pag-aten ng mga financial literacy talks at pagbabasa ng mga libro about financial education, na-discover ko ang salitang network. Ang sabi ng mga speakers at mga writers at mga authors ng financial books, ito ang tunay na sukatan ng pagiging mayaman. According to Google, ito yung total wealth ng isang individual, household, or a company. Diba pag naglabas nga ang Forbes ng listahan ng mga wealthiest persons on earth o sa ating bansa, nakalagay doon ang salitang net worth, hindi ang kanilang kinita. Pag nag-search ka rin ng mga idol nating basketball players or athletes, no, na kilalang-kilala, hindi lang magagaling sa sports nila, kundi sobrang yaman din, nakalagay ang salitang net worth. Nagdag pa sa isang seminar na natinan ko na meron tayong mga assets, meron din tayong mga liabilities. Assets. Mga assets ay mga bagay na nagbibigay ng value sa iyo. Pag tinawag namang liability or liabilities, ito yung mga bagay na utang mo or something that you owe. At alam mo ba ang simple formula to get your net worth? Yung asset, i-minus mo sa yung liabilities. Ang magiging sagot, yan ang net worth. Ganyan kang kayaman. Ngayon, i-discover pa natin paano mo malalaman ang yung tunay na net worth. Turuan kita. So, ito ang ating example paano natin malalaman ang net worth by computing your total assets minus your total liabilities. Ito ang example. Halimbawa, ikaw yung isang tao na mayroong mga properties tulad ng house and lot, mga kotse or motorsiklo, meron ka rin ilang mga jewelry, meron ka rin ilang mga gamit at gadgets, at iba pang merong halaga sa iyo. Yan ang ating masasabing assets. Sa kanyang example, makikita natin na umabot ng 2.6 million ang total assets niya. Hindi pa riyan. Meron pa tayong nakikita rito ng mga investments, pera niya sa banko, pera niyang hawak, at kung ano-ano mga inipon niya. Dito natin makikita ang total assets ng tao. So, sa pag-compute nito, makikita natin ang personal properties niya ay umabot ng 2.6 million. Ang kanyang mga ipon naman at investments ay matituturing din natin mga assets ay 80,000. So, ang total assets niya ay umabot ng 2,680,000. Tapos na po ba yan? Hindi pa. Para malaman ang tunay mong yaman sa pamamagitan ng net worth ay alamin mo rin ang iyong mga liabilities. Magkano ba mga utang at kailangan mo pang bayaran? Sa kanyang kaso, may babayaran pa siyang bahay. Meron pang ilang credit card balance. Meron din ibang mga loans na kailangan pang bayaran at tapusin at iba pang utilities na kailangan bayaran regularly. At ilan pang pinagkakautangan na maaaring sa ibang tao. Ang total liabilities niya ay umabot ng 2.7 million. So ngayon, tignan natin magkano po ang total net worth. Sa nakikita natin, ang assets niya ay 2,680,000. Ang liabilities niya naman ay umabot ng 2.7 million. Sa ganitong senaryo, malalaman mo na negative po ang kanyang net worth. Totoo! Hindi po nasusukat lamang sa panlabas na ari-arian kasi minsan at karamihan yung mga panlabas na meron sila o mga properties na meron sila ay galing sa utang. Hindi ko sinasabing mali yun. Maaring kailangan nila yun. Ang iba nga ay nagkakaroon ng liabilities para gamitin po sa kanilang mga business. But it's very important aware ka dito. Marami po, hindi sila aware na mas marami ang kanilang liabilities kesa sa kanilang mga assets.
Sa ganyang kaso, ano ang nangyayari kapag ganyan ang laging senaryo ng buhay mo? Mababaong ka sa utang, lalaking liabilities mo, magne-negative ng sobrang laki ang iyong net worth. Napakahirap. Sa ganyang kaso, ang nararapat mong gawin ay increase ang iyong assets and syempre, reduce and eliminate as soon as possible. Take note, may urgency ang iyong mga liabilities. Sir, paano ko gagawin yon? Parang napakahirap yata. Ang laki na nga ng aking mga utang eh. Dito papasok ang napakalaking challenge ng decision and discipline. Siyempre, kailangan mong mag-decide na i-eliminate ang iyong mga utang. You're one decision away para maging debt-free and eventually become more wealthy. Ang kailangan mo lang, sabihin mo sa sarili mo, tatanggalin mo ang mga utang as soon as possible. Maaring ang sweldo mo'y maliit pa, then challenge yourself to increase more. Find other ways and means to earn more income. Yun ang solusyon. Pwede rin naman ang scenario ay katulad din ng una. Magaganda, marami siyang properties, marami siyang mga assets, marami din siyang ipon. Pero wala siyang utang. May mga ganyang tao. Maganda rin yung ganyang sitwasyon. Yan yung i-goal mo na mas madami ang assets at talaga kung kaya mo walang liabilities, gawin natin. Sir, possible po ba na walang utang? Abay, syempre naman po. Ako po ay isang nagpapatunay na hindi mo kailangan mangutang para makuha mo isang bagay. I personally, I don't have debts. I don't took a lot of loans. Kasi sa totoo lamang, ang isang bagay bago ko bilhin ay aking pinag-iipunan. At syempre, nag-i-invest muna ako bago ko yan kunin at bilhin. Napakalinaw po sa akin ng mindset na ganyan. Okay na magtiis ka muna. Mag-ipon ka muna. Palakihin mo cash flow mo bago mo bilhin ng isang bagay. Sa problemang net worth kasi, liabilities ang talagang kalaban. Kaya bumababa ang iyong net worth dahil mahilig kang mangutang. Okay nga sana kung business mo gagamitin, pero kung gagamitin mo lamang sa isang luho, suffering ang next kasi kailangan niyo magbayad utang. Kaya importante po, napakahalaga ang planning, financial planning and syempre, financial literacy para maiwasan nating bumaba ang net worth. Ang ating pataasin ay ang financial IQ. Susunod po dyan, tataas ang iyong net worth. I'm not saying if you have a negative net worth right now ay wala ka ng pag-asa. Dito sa IMG, marami nang natulungan. Napakaraming tao na baon sa utang noon ay multi-millionaires na ngayon. Ang kailangan mo lang, uulitin ko, decision. And syempre, discipline to learn and apply whatever you learn in your life. Yung kasi napaka-importante, application. Ano man ang natututunan, nagagawa agad natin para mas epektibo magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Pag sinabi sa'yo, "Uy, pare, ang laki ng income mo. Big time ka na, pare, hindi income. Let's talk about net worth." Ako pong muli, Sir JM Balabis and IMG Wealth Missionary. I hope you will learn sa mga susunod pang mga episodes natin. Like this video, subscribe to my channel para mas magkaroon ka pa ng access sa mga nagagandahan at malulupit na financial literacy videos para makatulong sa iyong future. Uulitin ko, hindi palakihan ng income lamang, kundi pataasan ng tinatawag na net worth.